silang karapatan ay nariyan, tungkuling inatas, marapat na gampanan, karapatan sa buhay ay simulan, pakita ang kakayahan, paglawakin ng isipan, lalabas ka ng tahanan, iba-ibang tao ang nagdaraanan, bawat taong may karapatan at tungkuling ginagampanan, mga taong likha ng Diyos na ating pinaniniwalaan, respeto at paggalang, yan ang hiling ng karamihan. Sa punto ng iyong buhay, karapatan mo ang mag-aral, tungkuling gampanin ng isang kabataang mag-aaral, tapusin ang gawain, marapat na gawin, unahin ang pag-aaral, tagumpay ang makakamit. Lahat tayo'y may karapatan, lahat din ay may limitasyon, ngunit kasiyahang panandalian ang nais mo ngayon. Ano nga ba ang uunahin, pahinga o responsibilidad? Karapatan mo din ito, karapatan natin ito, ngunit ang karapatan ay hindi inaabuso, ang pahinga mo ay hindi naminuto. Isagawa sa ayos ang tungkulin upang karapatan mo ay hindi kukunin. Lahat tayo hindi pare-pareho, ang iba'y hindi pa kontento, maging isa tayong instrumento dahil nasa sa iyo ang pagkatuto. Po sa inyong lahat, ito po si Archimede Nagaki ng 9A at magtutula tungkol sa karapatang pantao. Edukasyon para sa lahat, mayaman man o mahirap, masipag man o tamad, makakamit yan ng taong nangangarap. Ito'y walang katumbas na salapi, nasa tao iyan kung anong ipipili. Ito'y hindi kailanman mananakaw sa iyo, sapagkat ito'y karapatan ng bawat tao sa mundo. Ako'y isang anak na anak ng bayan sa lupang sinilangan na may paninindigan. Karapatan sa buhay ipinagkaloob sa akin. Pagiging malaya, pagiging masaya, pagiging nais ko, aking naramtan. Tungkulin ko naman na ito'y pag-ingatan. Pagyamani pangalagaan, ito'y isa buhay. Gawing nais ko, puhon makakamtan. Ako'y isang anak na may kaalaman sa aking karapatan. Huwag abusuhin, ito ang susi ng magkabuluhan. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga po pala si Angeles Guevara, nagmula sa pangkat 9A. Ngayon po ay tutula tungkol sa karapatang makapag-aral. Simulan na po natin. Karapatan ng bawat kabataan makapagtapos ng pag-aaral para maging maganda ang ating kinabukasan. Ako'y isang mag-aaral na nangangarap maabot ang diplomang aking hinahangad. Sakripisyo ni ama't inay, kapalit ay diplomang aking pinaghirapan. Sa paaralan ako'y nag-aral, doon ay nakapulot ako ng aral, na dadalhin ko hanggang sa pagtanda para ibahagi sa mga kabataang gustong makapagtapos ng pag-aaral. Gurong nagsakripisyo sa mga estudyanteng handang matuto. Sila'y pangalawang magulang na narapat na pasalamatan dahil hindi sila sumuko sa mga estudyanteng handang matuto. Pangarap ay ating tuparin para masuklian ang sakripisyo ni ama't ina na naging sandalan natin noong tayo'y musmus pa lamang. Salamat nga pala sa Diyos na ating sinasamba dahil naging gabay din siya sa pang-araw-araw na ating ginagawa. At yun lamang po at maraming salamat po. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Cherry Jane Ogat Labayan. Tutula tungkol sa karapatang pantao at tungkuling kaakibat nito. Karapatang pantao. Kailangang irespeto, moral o kaugalian, ito'y naglalarawan ng tiyak na pamantayan. Tungkuling na kaakibat, maisagawa ay dapat
paggawa ng mabuti. Ito'y nararapat. Magandang araw sa inyo lahat. Ako po si Gemma, hindi ko naman tutulad tungkol sa karapatang pantaw at tungkulin ito. Bilang isang mamamayang Pilipino, tungkulin ko ang maglingkod ng tapat at totoo. Hindi magplakado pero gagawin ko ito hanggat makakaya ko. Sa simpleng pagsunod sa batas, sa simpleng pagtulong sa bansa na para isang hiyas, may papakita ko ang katas ng isang dugong Pilipino na ang hangarin ay mapaputi ang buhay ng bawat tao. Gayunpaman, ito ay aking karapatan, madali ko lang makalitan. Kung susunod lamang sana ng isang kalungan ng pagiging isang tunay na makabalan, yun ay ang panggampanan ng maayos sa aking katungkulan bilang isang mamayan. Magandang araw sa inyo lahat. Ako po si Mary Ann Villabarosa mula sa 9A at narito ang aking tulak. Karapatan. Lahat ng tao ay nais itong makamtan. Ano nga ba ang karapatan? Patuloy na nagtatanong ang iilan. Bakit hindi ko maramdaman ang aking karapatan? Ikaw mismo, sa sarili mo, ikaw ang may gawa kung bakit karapatan mo ay nawawala, naglalaho na parang bula, napupunta sa kawalan, sarili mo'y pinagkakaitan ng pantaong karapatan. Dahil ba sa iba o lipunan? O baka kasi, ang tungkulin mo hindi mo magampanan? Karapatang mabuhay, makapag-aral, magkaroon ng tahanan, karapatang mabigyang gabay, pagmamahal at pangalan, napakarami nating karapatan. Kung nais mong makamit ang karapatang dapat sa'yo, nararapat lamang natuparin ang tungkulin mo. Halimbawa na lamang, pinag-aral ka ng iyong mga magulang, isa na yon sa iyong karapatan. Ngunit kailangan mong sipagan sa loob ng paaralan, gumawa ng gawain, takdang aralin at lalo pang pagbutihin. Naalala ko pa ang sinabi ng aking guro, walang iba kundi si Binibining Anunsyado. Karapatan at tungkulin mo ay ikaw at iyong anino. Hindi mo pag-iiwalay ito. Kaya ikaw, kaibigan, palagi mong tatandaan. Palagi kang may karapatan. Ngunit huwag mong kalimutan, may tungkulin kang gagampanan. Karapatan mong mata mo ang iyong karapatan. Tungkulin mong gampanan ang dapat mong gampanan.